Okay guys, bali testing natin yung grid tie inverter ko. Yan. Yan siya. Bali naka-on siya ngayon. Yan, ito yung limiter natin. Ang load natin rep lang nakabukas. 44 watts. Nakabukas yung rep natin yan. Ngayon, papatay ko yung inverter kung tataas. Kasi sinusupply na natin yung distribution utility natin, pinel ko. Patay natin to. Patay. Tingnan natin kung ilan ang reading ng rep. 150 rep yan. Buong bahay yan. 150 watts. Ngayon, buksan ulit natin yung grid tie natin. Yan siya. Ayan, nakara na siya. Ngayon, ang 149, 130, biglang baba ng 76, 58, 45 watts. Rep yan, solo ng rep. Yan. Okay pala tong grid tie na to. Noong nakaraan medyo nagloko lang yung watt meter ko, pero okay pala siya. Medyo kulimlim pa nyan. Pag December, ganyan yung panahon, medyo kulimlim. Ganda nyo, bumaba yung, sa baba, tinignan ko yung actual nya, nasa 139. Nawala yung 100 watts. Bababa pa siguro yun, kasi pagka matagal ng mandari, umabot ng 120 watts lang yun. Maganda, okay sya. Ulitin ulit natin. Yan, 40 watts. Patay natin yung GTI natin, grid tie inverter. Stop. Ang load natin, biglang taas sya. Yan, 148.4. Rep yan ha. Reply load ko. Ngayon, open ulit natin tong GTI. Dalawang beses natin testing yun. Yan, run na siya. Tingnan natin to. 147, 148. Ayan, bumababa talaga siya. Ayan, bumababa. So, maganda pala to. Yung GTI na to. Lalo kung malalaki yung load mo. 1,000 watts. Ang panel ko sa bubong is 550 watts Trina. Trina Solar. Ayan ang GTI ko. Ayan. May upgrade ako dito eh. Ayan. Bali sa GTI tayo. Ano talaga siya? 40 watts na lang. Parang dadalawang isip na akong ibebenta ko to ah. Mukhang maganda. Nagloko lang kasi yung watt meter ko, yung plug-in. Nag-overload siya. Kaya hindi natin alam kung ilan yung harvest ng panel. Ang gagawin ko, lalagyan ko ng watt meter yung panel ko. 38 na lang oh. So yun na. Okay na guys. Upgrade ko. Naka-ilaw yung red natin kasi nasa panel ko ako. Sa ATS. Ayan. Ayos, maganda.